Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga ka-adet, napaka-special din ito para sa akin kasi today is our first anniversary ng boyfriend ko na si Aris Jade Santos sa Bacho. And syempre, sa vlog na to, sa araw na ito, kasama ko siya. And papakita ko na siya ngayon sa inyo. In 3, 2, 1, surprise! So, ito nga. Ito ang aking boyfriend. And today is our first year anniversary. Ano mo kasama niyo? Happy. Ayun si mga sumugon! Happy! Happy namin! Masas happy mo! Bad ka! Siyempre masaya. Awww! Umabot tayo sa unang baitang. So, ngayong araw na ito, yung gagawin naming video is may sasagutin kaming mga tanong. And yung mga tanong na yun is nanggaling sa akin at sa kanya. Limang tanong sa akin at limang tanong sa kanya. Yung ginawa kong tanong, sasagutin niya. Yung tanong na ginawa niya, sasagutin ko. So, ito yung mga yun. Sagutan na! So, ito yung mga tanong mga ka-adet. Ito yung mga sa so, tiglimang tanong na sasagutin namin ng boyfriend ko. Five lang. And this question is tungkol sila sa amin, individual. Bilang mag-boyfriend at girlfriend. So, wag na nating patagalin pa, mga chicken ka-ate. Chicken pipe! Mga ka-ate! Mga ka-chicken pipe! Mga ka-ate sa aming vlog to eh! Mga ka-ate. Sabay tayo. So, paano ba yung intro mo? Hello, mga ka-ate! Welcome back to my YouTube channel. 5, 6, 7, 8. Hello, mga ka-ate! Welcome back to my YouTube channel. So, yun nga mga ka-ate, huwag na natin patagalin pa to. So, let's start our game. Jack and Paul. Uy ako! Wala pa pa, kasi mo ka pa. One, two. Ah! Talo ka! Oh, nakasasagot. Pwede ka dyan. Ayusin mo. Ayusin mo sumagot. Ako magbaba sa dapat. How old are you? Ay, wala akong sinabing gano'n. Ang easy naman. Ang kinatanong niya sa akin, mataba ba ako o sakto lang? Mataba ba? Pagkita namin. Yan yung tanong niya. Kamayakit. Mga ka-atid niya, tingin na lang po yung kanyang posture na yan. Mataba pa siya. Sa'yo ko tinatanong! Ikaw ang sumagot! Mataba ba ako o sakto lang? No! Hindi ano? Sakto lang, di ba? Ang tagal mo naman sumagot, parang... Nasa medium. Mataba ba o sakto lang? Yun yung tanong. Matatak! Ano? Sagutin mo na! Ba't parang napakahirap naman ng tanong na yan? Lagi mo kong kasama? Sige, sakto lang yan. Saktong-sakto lang. Oh, bad ka, Kuya Jonas! Hindi so, masyadong mataba. Hindi masyadong mataba. Mataba lang. Let's go! Bad ka! Pakampi mo pa mo si Kuya Jonas. Ba, ikaw na yan. Galang mo bulat. Baba ko yan pala. Kaba na? Stress ka dyan. Ay, I like this. Sabi niya, vote ba ako ng family mo? Or, vote ba ang family mo sa akin? Sabi. Vote ba ang family mo sa akin? Yan. Ito yung tanong niya. Vote ba ang family mo sa akin? Oo. Hindi ba, pag pumupunta kasi si Aris doon, hindi lang sila talaga ganun ka-showy na tawag dito.
Basta hindi sila ganun ka-showy. Hindi ganun ka-showy yung parents ko. Pero yung mga kapatid ko, nakikita mo na, very welcome sa kanila. Lalo na kay Bunso, si Reds. And hindi man nila sinasabi sa akin, pero naniniwala ako na vote sila sa'yo kasi siya yung pinaka-first na pinakilala ko sa parents ko. And first time kong makipag-boyfriend ng legal. And sa kanya lang talaga yun. Both sides, sa family niya at sa family ko. And masasabi kong both yung parents or family ko sa kanya kasi wala naman silang sinasabi sa akin na eh, ganyan yung boyfriend mo, ganun-ganun or something na negative na sinasabi. Puro positive kung sipag-sipag ng boyfriend mo, hatid-sulo ka dito, ganun-ganun yung sinasabi nila. Ang bait-bait daw niya, marunong siyang makisama kasi every time na may party kami sa family namin, pinapasama siya and pag pinakanta siya, kakanta siya, or pag pinasayaw siya, sasayaw siya. Kaya masasabi kong both na both sila sa'yo. Ano ba? Ba't ka natatanggol? Naninginig ka ba? Naginip ako. Ano mo ba naginip ka lang? Hindi ako lang ng pera. Oh! Sinuko! Bad ka! Joke lang. So, second question. Dali! Ayusin mo sa mga bata, yung matino. Anong ugali yung pinagusto mo sa akin? Ano nga ba? Isa lang yan ah. Dali lang na. Mabait! Sayon, basta pag meron siya kahit wala siya, binibigay niya ako kahit. Yun, sayon, mabait lang. Yun yung pinagusto mo mabait. Hindi siya madamot. Let's go. Anong connects ng mabait sa hindi madamot? Basta yun. Ano nga? Basta mabait. Mabait siya. Oh, next! Next, next, next. Sabi niya, hot ba ako? Oo, oo, hindi. Sabi niya. Paano ko ito i-explain? Oo! Paano ko i-explain? Kasi ano? Ay, tatatata, hot ka! Kasi alam ko nag-iinit ka sa pagmamahal ko! Unang araw pa lang minahal na kita. Eh, totoo naman, di ba? Yun! Hot siya kasi so, sa sobrang hot niya, tawag dito. Basta, nag-aapoy siya dahil sa pagmamahal na binibigay ko sa akin. Hindi naman kami magtatagal ng ganito kung hindi kami... Hindi siya hot. Kung hindi siya maapoy. Joke lang. Pero yun, hot siya. Okay na, ikaw na, dali na. Ayasin mo. Uy, dun. Kamakopya. Oh, yak na mo pa. Pinunit mo pa. Bakit? Para alam ko yan ah. Yung kanon niya oh. Ano yan? So, yan na. What na? Are the three favorite part of my body do you like? Tatlong favorite part mo sa body. Ano explanation to? Meron. Mata, dahil singkit. One. Oh, yun lang! Pangalawa? Uy! Dali! Uy, iba yung pagtingin mo ah! Pag naka-smile siya, pwede ba? The way I smile? Oh, yun, my mouth? Yun. So, smile ka man, yun. Diyan, smile! Yun! O, last na! Una, mata daw, tapos yung labi ko, the way I smile. Pangatlo. Sko, sa mukha lang, wala kang gusto sa katawan ko! Ang gito niya, tips. Tips niya ba yun? Tips. Yan. Ayoko man. Hey, sa pag may nakapit siya. Pag nakapit yung ano niya. Sabi mo. Nakapit yung sinusod niya. Oh. Yan. Papagi mo, buldin niyo. Laka na chan ko! Malaking chan ko. Keep to?
Oh, ah, hips. Ito. Ito. Ah. Ito pala, hips. Next question na. Haba. Sabi niya, kung hayop ako, anong hayop ang ihahabin mo sa akin? Bakit? Sabi niya. Eh, hayop. Hayop, hayop. Hayop ako. Kung hayop ka. Paano ang hirap ng hayop? Paano kita ihahambing sa isang hayop? Siguro, kung hayop ka man, ihahambing kita sa aso. Aso. Kasi yung... Wait lang. Kasi yung mga aso, di ba? Siguro sila. Pag, kunwari, aso ko siya, tapos amo niya ako, tapos pag may lumalapit sa akin ibang tao or hayop, gano'n, nagagalit siya kasi gusto niya lahat ng attention sa kanya. Aww. Yun, seloso kasi to, hindi lang siya showy pero alam ko napakaseloso nito. Hindi lang niya sinasabi talaga sa akin. Yun. Okay, ikaw na. Dali! Ito yung tanong niya. Ah! Nakakayo! Hindi, hindi ko kinakahiray. So ito yung tanong. Ano yung nasa isip mo ba't chinat mo ko nung June 3rd and 28th na this last year? Yan, bago maging kami. So that, bago ko say chat eh, gusto ko naman talaga talaga siya i-chat. Ako i-chat pa ito. Gusto ko na talaga siya i-chat. Kasi nakita ko siya year 2017 nung na-hospital yung hinguhin niya. Hinguhin niya eh, barkada ko siya and kasama ko siya sa dance troupe sa PSAU. Yun, yes. Kasama ko siyang sumasayaw doon at yun. Parang na, ano yun, nabighani ako. Kasi naman, maputi siya nun, alam ko maputi. Maputi siya nun, tapos... Ito, singkit. Diba? Na-attract ka rin. So, parang na-attract ako, tapos... So, yun ang... Lipas ang isang taon. 2018 na. Kasi 2017 yun, nakikita ko siya. Gusto ko na talaga yung chat, no? Kaso, kumukuha lang ako ng pwede. Kasi, napalutaan ako na... May ka-chat pa siya mo, may kausap siya mo ba? Ewan ko, basta ganun. Sa akong wala ko ng tiyempo. Tapos, June 30 na, bigla siyang pumasok doon sa, alam mo yun yung mga, ang tawag na yung suggested. Yung, yun friend, yun. Bigla siyang nagulat tapos, ay, si ano to, sabi ko. Kapatid ni Ramwell. Best friend ko siya, tapos, in-accept niya ako. Ano ko ba in-accept niya ako? Hindi ko nga alam kung kilala niya ako o hindi. Kilala ko na siya dati. Tapos yun, chat-chat kami. Gabi yun, gabi. Tapos tinanong ko muna kung may boyfriend ba siya, kung may manliligaw. Kung may nakaka-chat na iba. Tapos sabi niya, ano sabi mo? Sabi ko wala. Kasi tanong ako, binalik ko sa kanya yung tanong. Baka ikaw yung may boyfriend, ay may, baka ikaw yung may girlfriend, baka magalit siya na chinachat ko. Sabi ko gano'n. Kasi that time, alam ko na, nung first na nakita ko siya or nakasama, meron siya nililigawan. Tapos, yun niya. Hindi ko expect na i-add niya ako tsaka magchat siya sa akin. Kasi nung first day na nakita ko siya, na-attract din ako sa kanya the way na sumayaw siya kasi mabilis akong ma-attract sa mga marunong sumayaw. Yun. And ewan ko, nagwapuhan din ako sa kanya that time. And to be honest kasi, yun nga, nung nag-chat siya sa akin noong June 13, 2018, hindi ko talaga expect yun. Tapos yun nung nagtanong ako na baka may magagalit na girlfriend niya, sabi niya wala. Tapos bigla niya tinanong sa akin, gusto mo ikaw na lang girlfriend ko? Sabi niya. Kaya parang... yun nga, sabi ko sa inyo, crush ko na siya, na-attract na ako sa kanya noong first time ko siya makita. Kaya parang
una na speechless ako. Tapos bigla ko sinabi sa kanya, sige, sige, sabi ko, oh, siya, tayo na. Sabi ko, ganun. Ako na lang yung girlfriend mo. Sabi ko, ganun. And umabot kami ng 1 month. And then yung 1 month na yun, hindi siya ganun ka-consistent. Hindi ganun ka-consistent yung communication na meron kami. Pero parang kami na parang hindi. Parang ganun siya. Tapos yun, tumagal-tagal siya. Hanggang ngayon, naging 1 year kami. Aww. That's the answer. Ako na! Ako na, nanggigigil na ako. Kita mo sa kanila. Oo! Sorry! Sabi niya, bakit mo ako naging crush kahit hindi ako guwapo? Like what I said a while ago. Dun sa tanong na nabunot niya. Yun nga, ba't naging crush ko daw siya? Naging crush ko nga siya kasi mabilis ako ma-attract sa mga lalaki na sumasayaw kasi dancer din ako. Pero hindi ako ganun kagalingan. Tapos nung time na yon, as in, hindi ko alam, hindi ko din napansin na sa kanya lang nakafocus yung mata ko that time. Tapos, shiny sa shine. Hindi ko alam, basta. Actually, nung nasusungitan pa ako sa kanya kasi sa lahat ng kasama ng kuya ko sumasayaw, siya yung hindi mo makakausap kasi napakatahimik niya, hindi siya pala kibo, nandula siya sa isang sulok ng bahay na kasama nilang sumasayaw. Tapos nung nag-dry run na sila dun sa labas ng bahay ng kasama nila na dancer din, sa kanila ako nakatitig. Tapos hindi man siya nakasentro dun sa formation nila, lagi ako talaga sa kanya nakatingin. Tapos, yun, na-attract ko sa kanya. Tapos, nagagwapuhan ako sa kanya the way na sumayaw siya. Yun. Yun na! Pagwapo naman siya eh. Moreno nga siya, oh. Moreno siya. Sana all. Oh, tig last question na. Madali. Last na to. Yung kanina sagot niya. Sa... Ano ba ang tanong yan? Anong feeling mo nung naging tayo nang walang naligaw? Sa mga ka-atid, ang feeling ko nung naging kami is I'm so blessed. Aww. First time kong nagka-relasyon na legal. Both sides at yun. Lalo na umabot kami ng 1 year tapos yun. Sobrang blessed talaga. Kasi first time ko rin naka... Ano yun? Encounter. Hindi, yun. Ha! Yun. Walang iyakan dito! Ay, first time kong magka-relasyon ng umabot ng 1 year. Kahit ako, same kami. Sa din yung pinakamatagal ko naging BOA else. And bonus pa sa amin yung legal kami na sa family namin. Both side. Basta blessed ako. Blessed din ako. Kamagano ka. Alam naman namin na lahat dyan eh. Gusto nila yung gawin. Yes. Kung talagang seryoso ka. Drama natin ah. Kung talagang seryoso kasi sa isang tao, ganun yung gusto. Both side legal tapos yun. Magtatagal talaga. Oh. Iba kasi yung advantage kasi sa inyo dalawa na legal kayo both side. Kasi syempre kilala kayo ng parents nyo. Or parang pag may problem man, mag-open up ka sa mga parents mo, tutulungan nila kayong solusyonan yung problem na pinagdadaanan nyo bilang isang mag-boyfriend at girlfriend. Yeah. So, last question. Tanong na napunta sa akin is, ano ang pinakagusto mo sa katawan ko? Like, oh my goodness. Like, what is this? Katawan mo. Isa lang, babe. Like. Abs. Yung abs. Meron siyang abs, guys. Mga ka-ate. Meron siyang abs. Aww. Oh.
Yun. Alam niyo ba? Ito yung pinakagusto ko part ng katawan niya. Abs. Kasi every time niya sumasakay kami sa motor niya, ahatid niya ako or susundin. At di ba, nakaakap ako sa kanya, yaka. Tapos lagi kong ginaganon yung chin niya. Dati nang wala na to. Tapos ginaganon-ganon ko. Dati ang taba niya. So ngayon, pumayat-payat siya. Bumalik ulit yung mga abs niya. Tapos, hili ko talagang humawak sa abs. Sa abs niya. First time ko kasi talagang magka-boyfriend ng, you know, something na macho-macho. Yan. Basta, abs niya. So, that's it mga ka-ate. Nasagot po namin yung mga limang katanungan na ginawa namin para sa isa't isa. And, mas nakilala namin yung isa't isa. Tsaka, parang open forum na rin yung style niya. And kung napansin nyo guys, nahirapan sumagot si Aris sa mga katanungan na binigay ko sa kanya. Pero ako, konti lang naman. Hirapan ako ng konti. Walang iyak sa vlog na to. That's it. And yun nga mga ka-ate. Sana nagustuhan nyo yung vlog namin to. And parang na-inform na din namin kayo about sa relationship namin dalawa. And siguro next vlog namin is, ano ba yung goal namin bilang magbuwa? Lalo na 1 year na kami. Ano this coming? 2019 na! Ngayong 1 year na kami. Ano ba yung magiging goal namin sa tagal-tagal ng panahon na magsasawa pa kami bilang mag-boyfriend at girlfriend? So, yun yung next vlog namin. Abangan nyo siya mga ka-ate. And that's it for today mga ka-ate. Don't forget to subscribe in my channel and in his YouTube channel. Yan, ito po. Yun yung channel niya, Jids SD. And thank you so much for watching mga ka-ate. And sa mga nagpapa-shoutout nga pala dyan, nakalimutan kong ilista yung mga pangalan nyo. I'm so sorry. Sa next vlog ko na lang siya. Sa next vlog ko na lang kayo isa-shoutout. And thank you for watching all the videos na ina-upload ko, ina-upload ng boyfriend ko and yung isa naming kasama na vlogger, si Kuya Blas Pamintuan. Don't forget to subscribe kay Kuya Blas. And thank you so much mga ka-ate. I love you all and God bless everyone. Thank you! Bye-bye!